Nag-abroad, tapos nagpabili sa kamag-anak. So, pag-uwi, hindi na sa kanya yung farm. Kasi, inaayos na nung kapatid niya, kamag-anak nila. So, siya na yung nag-manage and all. Pag-uwi niya, wala na siyang space. Marami na po tayo nakausap na mga ganyan. Property natin na binili natin, yung bukid, yung bahay, yung apartment. So, tiyakin natin na sa atin pa din yan. So, sa lahat ng mga OFW na may ganito na experience, so, huwag niyo na kayang maulit. At doon sa mga nakabili ng property, bantayan natin. Sa'yo yan legally. So, lahat ng binayaran mo, hinulugan mo, sa'yo po yan. Bantayan natin. So, paano natin babantayan? So, make sure, syempre, sabi ko nga, Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi D. Sunga from Rockstar Technologies Incorporated, IMG Rockstar Community, and of course, Rockstar Corporate Training. Maganda araw sa lahat mag-delivers natin, OFW, and dito sa Pilipinas. Okay, so usapang OFW, ulit tayo. Sino po yung mga OFW na matagal ang followers ni Doc? Yan, thank you so much. Pwede kayong mag-comment dyan sa baba. Okay, mga bagay na dapat nating bantayan. Alam nyo, as an OFW, marami tayong binabantayan. Pero for me, meron tayong top 5 priorities, okay? So, pag-usapan natin. Let's go. Okay, so kung tayo po ay OFW yan. So, meron tayong mga binabantayan. Meron pa rin tayong responsibilidad. Ang responsibilidad natin, pagka-abroad natin, hindi lang para kumita ng pera. Okay? So, kasi tayo nag-abroad bilang magulang, bilang tatay, bilang nanay, bilang anak, bilang kapatid. Diba? So, kaya meron pa rin tayong dapat bantayan. Okay? So, unang-una, dapat nating bantayan. What's yours legally, okay? So, yung mga legal things na binili natin. So, for example, bumili ka ng farm dito. Dapat binabantayan mo yan. Make sure sa'yo pa rin yan. Alam nyo, marami na po mga usap dyan, no? So, na nag-abroad, tapos nagpabili sa kamag-anak. So, pag-uwi, hindi na sa kanya yung farm. Kasi, inaayos na nung kapatid niya, kamag-anak nila. So, siya na yung nag-manage and all. Pag-uwi niya, wala na siyang space. Marami na po tayo nakausap na mga ganyan. Property natin na binili natin, yung bukid, yung bahay, yung apartment. So, tiyakin natin na sa atin pa din yan. So, sa lahat ng mga OFW na may ganito na experience, so, huwag niyo na kayang maulit. At doon sa mga nakabili ng property, bantayan natin. Sa'yo yan legally. So, lahat ng binayaran mo, hinulugan mo, sa'yo po yan. Bantayan natin. So, paano natin babantayan? So, make sure, syempre, sabi ko nga, pag bumili kayo ng malaking property dito, may paper tayo. Second, meron tayong tiyakin natin, may nag-aasikaso sa atin. Kahit magbayad ka na monthly na namomonitor mo lang na eto na yung nangyayari. So, parang siya yung in your behalf. So, siya yung nag-check, siya yung namamahala o nakikipag-usap sa partner mo dito sa Pilipinas. Okay? So, bantayan ang mga bagay na sa atin, binili natin. Okay? So, second na dapat nating bantayan. Of course, as an OFW, bantayan natin. Family natin. Ang family natin dito sa Pilipinas. Alright? Sabi ko nga kanina, nag-abroad ka not as a single individual. So, meron tayo ditong iniwanan. Dapat binabantayan pa rin natin. Minomonitor pa rin natin. Dapat, ganito po ah, may mga paraan tayo para i-monitor yung anak natin. May mga paraan tayo para i-monitor yung mga mahal natin dito sa buhay. So, one way is to do that is, of course, regular conversation. Tinan mo pa din, di ba? So, inahanap ka pa rin ba nila? Sa'yo pa rin ba ang mga anak mo, di ba? Yung asawa mo, bantayan din natin. Yung kapatid natin. When I say bantayan natin, make sure yung relationship nyo, bago kayo malis, yun pa din, intact pa din yun. Whatever is that relationship, kapatid, kinikilala kang kapatid, anak mo, asawa mo, magulang mo. Dapat yun pa din ang nagpi-prevail na relationship. Okay? Hindi dapat mahadlangan yung layo, yung distance natin. Alright? And third, na dapat nating binabantayan. Ito, kausap ko lang kanina, Sir Al. Hi, Sir. So, mga kasama natin dito sa Bataan, IMG, with Ma'am Daisy, our green jacket. So, nag-usap kami kung ano yung mga experience niya doon. So, isa sa mga binantayan talaga ni Sir Al na dapat bantayan din natin is our spiritual life. Spiritual and dagdagan natin, mental life natin. So, napakahalaga na ang una nating isi-secure, okay? Yung ating spiritual life. So, dapat i-ano natin sarili natin, i-secured natin na walang makakapasok na any temptation. Alam niyo, sabi niya, nakakatuwa yung kwento niya, yung iba niya kasama, naganap ng ganito, yung paglilibangan, ganito, yung pansariling kaligayahan. Pero siya, naganap agad siya ng church.
hanapin mo agad yung pwedeng mag-feed sa'yo spiritually. Kasi yung panlaban natin eh. Yung alam mo na nagpunta ka sa isang lugar na sobrang dami ng temptation. So, paano ka makakalaban dyan? Si Lord ang lalaban sa'yo, di ba? Tutulungan ka niya. So, spiritually, bantayan natin. So, dapat may church tayo, may dala kang Bible, and, you know, so, marami naman tayo napapanood sa may access tayo sa YouTube, sa Facebook, on my spiritual things. Okay? And second, mentally, yan. So, dapat binabantayan din natin yan. Kaya napakalaga din na may communication tayo dito sa Pilipinas, may kaibigan ka dyan. So, tiyakin mo, meron ka rin inner circle dyan sa ibang bansa. Okay? Hindi lang dito sa Pilipinas. Kasi yung nasa Pilipinas, medyo malayo. Iba yung inner circle mo dyan. Pero, ingatan natin ang inner circle natin dyan. Okay? Kasi minsan yung ginagawa nating inner circle natin, eh yung tukso, di ba? Ay yung relasyon na hindi dapat. Eh, mali na yun, di ba? Ang purpose mo para maging healthy ka mentally, and yet ang nag-cure sa'yo or sumasama sa'yo during the times na nalulungkot ka, eh, kasalanan, di ba? Mali yun, okay? So, bantayan, spiritual and mental. Okay ka pa ba? Okay? So, salamat mo FW. Yan ang concern din ni Rockstar sa atin. Alright? And number 4. Yan. So, dito tayo sa number 4. Pero bago yan, magkape muna tayo. Kape po tayo. And announcement natin, oh, sabi natin kanina nga, IMG Rockstar Community, we are inviting all OFW. And dito sa Pilipinas, attend our free webinar. So para magkaroon din tayo ng tamang financial foundation. And of course, if you want to start your investment, we can help you. Pwede kang magkaroon ng mutual fund kahit nasa ibang bansa ka. So when you join IMG, automatic magiging mutual fund investor ka. Okay? And of course, magkakaroon ka rin ng access sa Kaiser. Kaiser 3-in-1 po yan. Life insurance, health insurance, and investment. Kakampi natin yan sa pagtanda natin. Kakampi mo yan pag-uwi mo dito sa Pilipinas. Let's go, let's go. PM na sa personal avenue do. Let's go. Okay, number 4. Ito. Bantayan natin finances. Anong aspeto? Tatlong aspeto po. Okay? So, sa lahat ng mga FW, tatlong aspeto ng pera natin. First, salary natin. Okay? Inflation dito sa Pilipinas kasi dito ginagastos ang pera nyo. And, of course, yan, expenses. Tatlo po yan. So, ganito ha. Napansin mo ba nung nagpunta ka sa abroad, first 3 months mo or 6 months, yung salary mo at yung gastos mo, pag minainos mo, madami pang sobra, di ba? Siguro, nakakasobra ka ng 30%. Alright? Pero, dumadating ang panahon, lumilipas ang taon, yung salary mo, nag-stay na siya doon, hindi siya nag-increase. And yet, yung ating expenses, tumaas na siyang tumaas. Hanggang minsan, nagpantay na lang sila. Yun ang dapat nating bantayan, OFW. Yung salary mo, kung hanggang dito, pilitin mo ang expenses mo, total, no? Dito sa Pilipinas at dyan sa ibang bansa, nandito lang, hindi pwedeng pantay. Okay? Isa yan sa binabantayan natin, pati inflation natin dito. So, of course, syempre, yung pera natin na nakatabi, nakatago lang, natatalo ng inflation. Diba? Kaya kailangan ng pera mo din, sabi ko nga, like sinasabi sa webinar natin, kumikita din siya, at least 20%, 10 to 20%. Okay? So, bantayan. So, ano solusyon natin dito? Huwag mo masyadong i-spread ang salary mo sa napakadami responsibilities. So, nandiyan, marami na tayong message about that. So, balikan na yung mga vlogs natin. Okay? And last na dapat nating bantayan, okay? So, eto yung ating future. Future and AIDS natin and contract, okay? So, ibig sabihin po, edad mo, ilan taon ka na, bantayan mo, baka tumatanda na tayo dyan. Nag-abroad ka, 30 ka lang. Ngayon, 40, 50, 60 ka na. So, pero yung future mo, parang malabo pa din. Nakailang kontrata ka na. Hindi ka pa rin natatapos sa responsibility at wala ka pa rin savings. Yung Kaiser na sinasabi ko, hindi natin mahulugan. Yung mutual funds na sinasabi ko, hindi tayo maka-avail. Pero, dagdag na ng dagdag ang edad natin. Pati kontrata natin, dagdag tayo ng dagdag. So, bantayan mo. Edad mo, kontrata mo, future mo. Magkakaugnay ba? O walang future, puro pag-add lang ng edad at ng kontrata. Okay? Alright, so sa atin po lahat, mga OFW, tingnan natin, bantayan mo ang mga properties mo, family, spiritual and mental life, finances mo, and this one is very important. Okay? Gumawa tayo ng aksyon. Mga dapat bantayan. Huwag tayong malibang. Lumalakad ang oras, wala tayong naiipon for our future. Tumatanda tayo, dumadami ang kontrata natin, walang nangyayari. Okay?
Alright, so sana nakatulong ating vlog. And again, announcement natin mga FW, yan, PM nyo lang sa doc kung gusto nyo mag-join sa ating team. IMG Rockstar Community, we can help you. Yes, dito po and here, okay? And of course, social life natin, mental and spiritual life. Thank you so much. And please share this video sa lahat makibigyan natin. Kahit OFW, dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo, mabago tumulad ang ating buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day. And let's go, kapi po. Kapi po tayo.